Well, basketball vlog naman tayo ulit, no? So, nakakalungkot dahil wala na si Coach yeng guiao sa nlex. No? Hindi na si Coach yeng guiao ang coach ng nlex Road Warriors. Nakakagulat at nakakalungkot kasi malapit na magsimula yung susunod na conference, eh. Sino kayang papalit kay Coach yeng? Pero natutuwa ako dahil kung si Coach yeng ibabalik sa rain or shine, o kasi yung rain or shine is isa sa mga independent team, so mas maganda dahil mabibigyan ulit ng laban yung mga independent teams. Kasi nung si Coach yeng inapunta sa nlex, which is a MVP group of companies, parang nakikita na yung panalo is baka mapunta lang sa SMC or sa MVP group of companies. At least si Coach yeng, kung saang team man siya magko-coach, ay nakita ko yung balita na hindi pa naman daw siya magre-retire. So sana balik siya sa rain or shine, or kung saang team man siya magko-coach. Kasi nagawa niyang competitive yung nlex. Yun yung maganda rin, kahit hindi niya nabigyan ng championship. Naging competitive naman at nagsesemis naman yung teams na hinawakan niya, at kita naman natin yung mga players na magpasa hanggang ngayon ay naglalaro pa at na-develop ng gusto dahil naglaro kay Coach yeng guiao. Yun lang masakit, no? Wala na si Coach yeng sa nlex. Hindi talaga natin kung kontrata man yun or kung inopera, kasi may sinasabi pa yung ibang na inoperan daw siya ng coaching ng corporate job. Eh ganyan naman talaga yung mga kung gusto ka ng para hindi naman masyadong bibigyan ka ng ibang trabaho. Pero tama naman si coaching na kung saan siya masaya, yun lang ang pagpatuloy niyang gawin. Tsaka hindi, dahil nag-coach siya ulit ng Gilas for the meantime, meron na naman siyang bagong natutunan. So, good luck kay Coach yeng. Tsaka kung saan ka man magko-coach, sana mapasemis mo ulit or madala mo ulit sa finals at mag-champion. So, yun lang.